So, pwede na natin siyang gamitin to identify the classification of our column, no? So, yung nababasa doon sa ating NSCP 2015 na ito po yung ating slenderness ratio, KL over R, KL over R. Kapag mas maliit siya kay CC, so meron tayong short column. So, yung KL over R natin, kapag mas malaki kay CC, meron tayong long column. So, ngayon, tingnan na natin kung yung slenderness ratio ba natin ay mas maliit or mas malaki doon sa ating point CC or yung compression index natin, which is this value. No? So, i-check natin yung nag-govern po natin na KL over R or slenderness ratio. Siyempre, kukonsider natin ay yung mas malaki, 41.7166. Ano po ba siya, mas malaki or mas maliit kay value ng CC? So, yung value po natin ng CC, it is 4.71 multiplied doon sa ating square root ng E over FY. No? So, 4.71 square root ng E. So, yung Young's modulus for steel, siya po ay constant, 200 GPa. It is also equal to 200 MPa. And then, yung ating FY or our yield strength. So, siya po ay, okay, galing doon sa ating steel grade, which is found out as 345 MPa. No? So, therefore, our value of CC or point of compression index, it is equal to 113.4035. Okay, so ngayon, itong slenderness ratio natin, okay, slenderness ratio natin, mas maliit ba siya kay CC or mas malaki ba siya kay CC? So, tingnan natin, no? So, mas malaki si CC. So, ibig sabihin, itong ating slenderness ratio ay mas maliit kay CC. Okay, so therefore, we have a short column, and then for our next step, yung ating solve for flexural buckling stress. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung formula para sa short column. No? So, ngayon, na-identify na natin yung ating classification ng column. So, we may now proceed dun sa ating flexural buckling stress. Okay, so dun sa ating NSCP 2015, masasolve natin itong ating flexural buckling stress. Kaya lang, bago natin siya masolve, kailangan muna nating isolve yung ating FE or elastic critical buckling stress, where daw yung FE natin is equal to, so ayun, nasusulat, no, this Euler's formula. Okay, so gawin na natin yon. Ayan, nakasulat na. So, yung FCR daw natin, it is equal to 0.658 raised to FY over FE. At i-multiply ang lahat na yung ito sa FY natin. Kaya lang hindi man natin siya masosolve. So, therefore, we have to solve muna yung ating elastic critical buckling stress, which is found out to be Euler's formula lang all over doon sa, ito yung buong Euler's formula. So, pi squared over E all over doon sa ating slenderness ratio at siya po ay naka-squared. So, pi squared yung E natin or Young's modulus for steel, constant siya, 200 GPa or 200 MPa. And then, yung ating slenderness ratio, so, syempre, mag-govern or mas kailangan nating i-consider kung ano po yung longer column or higher slenderness ratio, no? So, it is 41.7166 at i-squared po natin siya. So, therefore, our elastic critical buckling stress is equal to 1,134.2582 at siya po ay in MPa, no? So, ngayon na meron na tayong FE, meron na tayong FE. So, we can now finally solve for our flexural critical buckling stress. So, yung ating flexural critical buckling stress, it is equal to 0.658 raised to FY over FE at imumultiply ang lahat ng ito doon sa ating FY. So, 0.658 yung FY natin, nahanap natin mula sa steel grade, na compute natin na meron tayong 345 MPa all over doon sa ating FE, which is na-solve natin as this value, no? So, meron daw tayong 1,134.2582 at imumultiply ang lahat ng ito doon sa ating value ng
FY, no? So 345 MPa. So therefore, our critical buckling stress would be equal to 303.7596 at siya po ay in MPa, no? So ito po yung ating critical buckling stress. So ngayon na meron na tayong critical buckling stress, so stress is also equal to pressure at yung pressure natin ay is equal to force over area, no? So yung pressure natin ay distress, so ito yung force natin and then ito yung area natin. So therefore, to simply solve for our force, it is simply equal to pressure times our area, no? So yun na po yung ating next step, which is pagkatapos nating mag-solve ng flexural buckling stress, yung FCR, isosolve na po natin yung ating nominal load na PN, no? So ganun nga yun. So yung ating stress daw is equal to force over area. So to solve for PN, it is simply equal to pressure or stress, imo-multiply lang natin dun sa area. So ito na yun, no? Yung PN daw natin is equal to FCR multiplied by A. So yung PN natin, FCR na na-solve natin is equal to 303. Ito po yun sa ating previous slide. So 303.7596, mu-multiply lang natin sa ating area. So kaninong area? So syempre kung kanino yung ina-analyze natin. So sino ba yung ina-analyze natin? Itong ating trial section, no? So area ni trial section, which is 1,232.556 square millimeters. Okay, so meron tayong MPa and then millimeters. So therefore, yung masosolve natin na PN ay in newtons. So solving for our nominal load, it would be equal to 3743094.904. Siya po ay in newton. So, pwede natin siyang gawing kilonewton. So, PN is equal to 3743.0949 kilonewtons. No? So, ngayon na nasolve na natin itong ating nominal load PN. So, it is now time for us to apply for reduction factors, no? So therefore, PU yung kailangan natin or ultimate load. So ang kailangan lang din natin ay ultimate load or consider lang natin yung LRFD. Okay, so ngayon na meron na tayong PN, we can now apply for reduction factors. So yung PU natin is equal to phi PN. So PU natin is equal to phi PN. So yung phi natin, LRFD, 0.9 yung factor of safety, multiply doon sa ating PN, no? So it was found out na yung PN daw natin ay equal to 3743.0949 kilonewtons. So therefore, our ultimate load is equal to 3368.7854 kilonewtons, no? So ibig sabihin, kung ito yung muscle natin, kung ito yung column section natin, nung inanalyze natin siya, yung muscle daw natin ay kayang magbuhat ng 3,000 kilonewtons, no? Kaya lang ang pinapabuhat sa atin, ano lang ba? So hanggang 2,000, no? So kung kaya ng muscle natin na magbuhat ng 3,000, so kakayanin ba niyang magbuhat ng 2,000? So syempre, no, kayang-kaya, no? Kasi mas mabigat pa yung kaya nung muscle natin, eh. So, ibig sabihin, nung inanalyze natin yung column section natin, ito yung kanyang capacity. So, kung 3,000 yung kanyang capacity, kayang-kaya niyang buhatin yung ating 2,000 na factored load, no? So, yun po yung ating steps in analysis. So, therefore, we could say that our section is adequate, no? So, ngayon, kung mapapansin natin, sobrang laki nung ultimate load kung ikukumpara natin doon sa ating factored load, no? So therefore, para maging most economical yung ating section, so ang pwede naman nating gawin ay mag-select ng mas maliit na steel section, no? Or mas magaan na steel section natin para hindi tayo maging over-design at makatipid tayo doon sa ating steel section. So pwede nating itry yung mas maliit na section. So tingnan natin ano ba yung mas maliit na section. So dito sa ating AISC, so ito yung section na inanalyze natin and pwede natin siyang bawasan and then itry naman natin yung
W12 by 58, no? So, kung sobra pa rin, kung sobrang laki pa rin ng ultimate load na na-solve natin kumpara sa factored load, so pwede ulit tayong magbawas ng steel section, no? So, kung maaalala nyo, ito yung na-solve natin sa method 1, W12 by 65. Ah, method 2 pala ngayon, W12 by 65. So, yung na-solve natin sa method 1 ay yung W12 by 50. No? So, kung maaalala nyo sa method 1, yung W12 by 50 natin, siya ay not adequate. So, ibig sabihin pala, mamimili lang tayo dito sa dalawa kung ano ba yung most economical section. No? So, ngayon, kung itutuloy nyo yung pagsosolve dun sa ating analyze, kung nagbawas kayo ng nagbawas, tas dito naman sa method 1, nagdagdag kayo ng nagdagdag, so, dapat ang most economical section na mapili nyo ay itong section na to. No? So, W by 53. No? So, kapag ako ay nagdagdag, so kapag ako ay nagbawas, so mag-meet sila sa W12 by 53. So, try nyo rin mag-analyze ng ibang section and then i-compare natin yung notes natin kung parehas ba tayo ng na-solve for most economical section. No? Kung saan ka makakatipid pero siguradong matibay. So, yun po yung para sa ating compression members. And here are the references that I have used. And thank you so much for listening. Sana marami po kayong natutunan.